everyone, nandito na naman po si Uncle New Ito sa aking vlog, Uncle Ito vlog. So anyways, magandang umaga po or magandang hapon or magandang gabi po sa inyong lahat. Ang episode natin today is pagluluto. So ngayon, ang lulutoy natin is paklay, yung paborito ng mga Bisayan. So ako, Ilocano, at nakita ko ito sa YouTube, parang napakasarap, sabi ko eh. Gayahin ko nga. Kaya ito, gagayahin ko po para pakita ko sa inyo kung paano naman yung version ng Ilocano na paklay. So, gagayahin ko yung Bisaya pero with the twist of Ilocano. Okay? So ngayon, ang ingredients natin ay ito, mga laman loob. Ito, hihiwain natin ito. Meron tayong atay, intestine, mga libro-libro, mga tripes. Meron tayong heart at saka iba pa dito. So, mga laman loob po ng mga baka. So, hiwa-hiwain po natin. At once na nahiwa natin, lalagyan natin ng gulay with sayote at saka red pepper. At saka marami pang ingredients na ilalagay natin. May luya, may bawang, sibuyas at iba pa. So, ipapakita ko po sa inyo ang steps ng pagluto ng paklay. Alright, so ayan, nandiyan lang po kayo at maghihiwa na po tayo ng ating laman loob. O, ayan, hihiwain na natin. Umpisahin na natin itong atay. So, hiwa-hiwain lang natin ng pahaba. Okay. So maraming version yung sa YouTube, nakita ko ang daming version ng pagluto ng paklay. So itong version ko, ito yung pinaka nagustuhan kong luto. So ito yung gagayahin ko. Pero as I said, lalagyan ko ng Ilocano twist. Okay? I don't know kung may pagkakaiba. Ganyan lang, hiwa-hiwain ng pahaba yung atay. Nandito po ako ngayon sa labas at kasi alam nyo na, pagka sa loob ng bahay, pag nagluto tayo ng ganitong klaseng luto o ulam, nangangamoy sa labas, ay sa loob. So, kaya dito ako sa likod na magluluto. So ngayon, dito sa California, fall na, kaya mahangin at malamig-lamig na rin. So, but still bearable. Okay pa naman din. Mahangin nga lang. Okay? So, tuloy natin ang paghihiwa. So, ngayon, susunod nating hiwain is itong mga intestine. Mahaba din ang mga hiwa nito. Gagawin kong paklay is pang pulutan kasi may mga kaibigan tayong darating at ipapatikim natin sa kanila. Okay, so itong intestine, pahaba din ang hiwa. Hopefully, mga kaibigan ko ay magugustuhan nila. Gagawin namin pulutan ito mamaya. So, yung mga kaibigan kong Bisaya dyan, mga subscriber kong mga Bisaya, mag-message lang kayo dyan or mag-comments kung tama ba itong ginagawa ko. First time ko pong gawin ito, itong paklay na ito. So, hopefully, masarap siya para mag-enjoy naman yung mga kaibigan kong kakain. Ayan.
Okay lang pala yung steam. Okay lang naman. Okay, kumusta po kayo dyan? Salamat po sa panonood nyo po sa aking mga vlog. At sana po madagdagan po pa ako ng subscriber para mapanood nyo naman itong mga video ko. So, this coming November, uwi po ako dyan sa Pilipinas. At ako po ay mamamasyal. Papakita ko po kung gaano kagandang Pilipinas. At saka kakain tayo sa mga masarap na kainan na mura dyan sa Pilipinas. Okay, kita-kita tayo dyan sa Pilipinas po. Okay, so ituloy lang natin itong paghihiwa. So ngayon, next na hihiwain natin itong mga tripes. Ganun din ang paghihiwa. Mahaba. Kumusta naman po ang araw-araw nyo dyan, subscriber ko po. Sana tuloy-tuloy po kayong manood po ng aking mga video. Marami po akong nailabas na na video, mga pinagka-travel namin ng aking family. At pakishare na rin po kung nagustuhan nyo po yung aking mga video. So, hiwa-hiwain lang po natin ng pahaba itong mga, they call it tribes, or in Ilocano or Tagalog, libro-libro. Kasi para sang may mga pages, okay? So, ganito lang ang hiwa nito, pahaba. Nakikita nyo ba? Yan, tapos na tayo sa tribes. Ito naman yung heart. Ito naman ang ihiwain natin. So, ganun din ang hiwa. Pahaba. Hiwa-hiwain lang na ganyan. Dapat may kidney pa dapat. Pero wala namang tinda sa store kanina. Kaya okay na ito. Marami na rin ito. Saka nga pala mga ka-anchor ko dyan, mga subscribers ko, pupunta rin po ako sa Korea, Seoul, Korea, para you know, mag video para ipakita ko rin yung mga pagkain doon. Sa interesado ako sa mga Korean na food doon, sa street food nila sa Seoul, Korea. So I'll be staying there for 3 nights. Pagbalik ko na po dito sa California, dadaan po ako doon. Total, dadaan naman yung aeroplano doon. So sabi ko, why not spending 3 days there sa Korea, para naman mapasyalan natin. Para pag summer, pagka okay ang schedule, may pastel din ng mga bata. So, abangan nyo po yon. Ang mga video natin yan sa pag-uwi ko sa Pilipinas at sa Korea po. Okay, malapit na pong matapos ito. Then, i-umpisa po natin ang hiwa ng mga gulay naman. Okay? So ayan, tapos na po yung hiwa natin. Ito yung mga tribes, ito yung mga heart, at saka yung liver. So ito na, ready na tayong mag-gisa. So igigisa po natin yan at bawang, sibuyas, luya. Okay?
luya. Mahaba din. Tapos itong bawang. Yan. Ginagawa natin. Okay. So ayan, tapos na. At tayo ay magigisa na po. Okay. So ayan. Magkikisa na po tayo at unahan natin yung luya. Pagka naamoy na yung bango, sunod natin yung bawang sa sibuyas. Yung luya, lagyan na natin yung bawang. Tingnan natin lahat. Pag nag-brown na ito, pwede na natin ilagay yung mga karne, mga laman loob. Yan. Malapit nang mag-brown. At I think pwede na natin ilagay itong mga laman loob. Okay? Ilagay lang natin dito. Saka itong heart. Saka itong liver. Lagay na natin lahat. Yan. Isa natin. Yan, tingnan natin. Tingnan natin ng tubig. Dalawang cup. O mga tansyahin nyo na lang. Tapan natin ulit. Hanggang kumulo. Then nalagay na natin yung mga soy sauce and everything. Yan, lagyan na natin ang toyo. Siguro mga 6 na teaspoon na toyo. Nilagyan ng patis. Mga dalawang, mga tatlong spoon. Ayaw natin masyadong maalat. Then, lagyan natin ng oyster sauce. Mga tatlo din. Dalawang kutsarita. Then, lagyan ng laurel. Itong liquid seasoning. Mga dalawang kutsarita. Ating tatlo para mas masarap. Then itong beef flavor broth na powder. So lagyan natin ng dalawang kutsarita. Kaya manamis na mis, lagyan ko siya ng banana ketchup. Instead na yung sweet chili, gamitin ko itong banana ketchup. Para panpatamis. Okay. Lagay na lahat dito.
ating mga panalistas. Tansya, yung mga kwan ko, mga tansya-tansya ko na lang sila. Okay, bahala na rin po kayong mag-tansya. Lasa po ninyo. Okay? So, ayan. Again, last, lagyan natin ng suka. Mga anim na kutsarang suka. Then, pakuluhan na po natin. Nilagay na natin yung gulay. Timplahan uli natin mamaya. Okay. Mamaya uli, balikan natin. Ayan po, kumukulo na po. At I think may nakalimutan po akong lagyan. Lagyan ko na siya ng tomato paste na isang kutsara. Tapos lalagyan ko siya ng liver patty. Lagyan ko na lahat para masarap. Plus yung peanut butter. Isang kutsara lang. Itong ano, optional lang itong peanut butter, pero yung mga nakita ko sa YouTube, nilalagyan nila ng peanut butter. Tikman natin kung anong lasa. Kulang pa, alat. Mamaya, pagka malapit na maluto, lagyan natin ng asin at saka patis. Okay, balikan natin po uli. Ayan, iwa-iwain na naman natin itong sayote. So first, anoy muna natin. Talupan muna natin. Okay. Sarap kasi pagka may sayote, para naman may gulay itong paklay natin. Okay, so first time kong pong lulutuin ito, so hopefully magugustuhan po ng aking mga kaibigan. Ayan, at katalupan na, tapos hiwa-hiwain lang ng pahaba ulit. Mahaba. Okay, next na hiwain natin itong red pepper. Okay. Hiwain lang ng mahaba. Then, lagyan natin ng sili. Hang. Nadalawa lang. Baka masyadong manghang. Okay, tatlo. Ayan. Lagyan na natin itong mga gulay. Luto na. Lagyan na natin itong sayote na hinihiwa-hiwa natin. Plus yung red pepper at saka yung jalapenos there. Masarap. Ayan. Mukhang natuyuan na. Lagyan natin ng konting tubig mamaya. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig.
muli. Ayan po. Luto na po ang ating paklay. Mukhang napakasarap po. Matikman na po natin ito. Ayan. Kuha na tayo. At matikman na itong tinatawag na paklay. Lagyan natin dito para matikman na. Ayan po. Titikman na po natin ang ating nilutong paklay. Napakasarap po. Mukhang mapaparami po tayo ng kanin. Ayan. Titikman na po natin kung masarap nga ba talaga. Pero sa itsura pa lang eh, parang ang sarap na eh. Ay, titikman po natin. Napakasarap po. Success po ang ating paklay. First time kong lutuin at napakasarap po pala ito. So from now on, ito ang iahanda ko pagka meron na kaming paklay. So kayo din po, subukan nyo po din pong magluto nito para masubukan nyo kung gaano kasarap. Ito po yung aking version ng paklay. Ilocano version. So mamaya papakainin natin yung ating mga barkada mamaya dito pagdating nila. Tingnan na tanuin natin kung masarap nga ba o hindi. Yan po, ito po ulit nagtatapos ang aking vlog. Sana po nagustuhan nyo po ang aking vlog for today. At marami pa pong pagluluto ang gagawin natin habang hindi pa tayo nagta-travel. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at hopefully makikita po tayo dyan sa Pilipinas at sa Korea po. So mga hindi pa po nagsusubscribe, pakisubscribe na lang po ang ating channel at pakiclick na rin po yung notification bell dito para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong video na lalabas. Again, maraming po salamat. Ito po si Uncle Nyo Ito. At nagsasabing bye-bye you! Okay, ito na yung mga bisita ko. Tanungin natin kung gaano kasarap itong paklay na Ilocano version. So, ano masasabi mo? Approve! Ang sarap! Lalo na pagka may beard, hindi ko dito. Ayan ba yan? Ayos. Ito naman kayo si Sir. Ang sarap. Ayan. Tingnan natin kung gagana sa modelo yan. Ayos, maraming salamat. At nagustuhan nyo naman ng aking lutong paklay, Ilocano version. Ano may invite uli? Ay. Okay.